narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, Tubig at Mga Mineral. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Ako naman si Angie Dakis, bumabati na isang magandang oras. Sana po ay maayos ang inyong pakiramdam ngayon. At kumusta po sa lahat ng mga gumagamit na ng ating Ionique Mineral Drops? Ayan, ang lagi kong paalala ha, huwag pong magdadalawang isip na magtanong, mag-text, tumawag. Huwag lang hating gabi. Maaga pong matulog ang inyong lingkod. Ayan. At syempre, pwede rin mag-chat sa amin pong Facebook account. Sa anumang concern na napalagay ninyo ay kinakailangan ng aming pong kasagutan. At yan po ay malugod naming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Ngayong araw, sa ating pong word of wisdom, galing po ito sa Exodus chapter 33 verse 14. My presence will go with you and I will give you rest. Oh, yan po ang pangako ng ating Panginoon. O kaya wag nating isipin na sa panahon na tayo nagkakasala, absent siya ha. Nakikita at nakikita niya yan. Yan po ang importanteng paalala. Tama-tama to ngayong araw. At sa ating pong mga kababayan, narito naman ang mga topic na ating pong bibigyan ng atensyon sa programang Tubig at Mga Mineral. Sa What's Up Water Doc, topic ngayong araw ang hinggil sa epekto ng mineral na magnesium sa ating mga muscles, lalo na sa mga physically active o mga sports enthusiast. Alam nyo bang napakalaki ang maitutulong sa inyo ng magnesium supplementation? Sa Don't Panic, it's Ionique! Sa dami ng mga lumalabas na magnesium supplement sa ngayon, alamin natin ang mga best form at worst form ng magnesium. Safe ba ang magnesium supplement na ginagamit nyo ngayon? Alamin yan sa ating pagtalakay ngayong araw. At sa testimonials, pakinggan ang kwento ng isang CPA na dating problema ang kanyang leg cramps at high blood naman na dinanas ng kanyang ama. Alamin ang kanilang karanasan sa paggamit ng Ionique Mineral Drops. Iyan mga kaibigan ang ating mga bibigyang atensyon ngayong araw sa programa. Kaya naman po tutok lang sa programang Tubig at Mga Mineral. Magbabalik ang palatuntunan makalipas lamang po ng ating muling pagpapaalala sa kagalingan ng ating concept ng tubig at mga mineral. Ngayong araw, syempre pakinggan natin ang ating tubig at mga mineral jingle. Ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan. Mga sustansyang kailangan tuwing tayo ay kakain, dapat ilaan. Pagkain kakainin, mas sustansya ang hain. Marami ang kailangan sustansya sa ating katawan. Tubig at mga mineral ang laging kulang. Sanhin ito ay sakitin ang katawan. Iwasto ang kalusugan, tamang pagkain at inumin. Tubig na purified ang dapat inumin. Ionique CMD, sa tubig dapat haluin. Ionique Minibus lamang ang nagbibigay energy na kung kulang ay ikay tatanglay. Tubig at mga mineral sakot sa kalusugan. Panibang ang konsepto sa kalusugan. Sundin mo ng masinsinan at luluso
Patuloy kayong nakikinig sa palatuntunang tubig at mga mineral at syempre ang aking pong imbitasyon na bisitahin ang ating pong YouTube channel Ionique CMD Philippines at isa po sa talagang most watched na video sa nasabi po YouTube channel Ionique CMD Philippines ay yung testimonial ni Mr. Jesse Jimeniano. Ito po yung may kaso ng anxiety disorder at panic attack. At sabi nga ng aking mga kasaman, Ma'am Angie, bakit kaya napakarami ngayon ang mga taong merong depression, anxiety attack at panic attacks? Actually, ako, sabi ko nga, isa po sa mga napakatinding dahilan kung bakit ganon. Eh, dahilan po sa epekto sa atin ng social media, ano, yung anxiety. Kasi, napakalaking problema, mga kaibigan, ang dinadala po ng stress. Lalo na kung tayo'y masyadong naapektuhan ng mga social media activities, no? Yung ano bang tawag doon nila? Yung feeling of missing out. Ayan, yung tawag nila FOMO. Alam nyo ba na malaki pong epekto nito sa ating pong utak? Malaki po nagiging epekto nito dahilan sa natitrigger yung mga emotional stress ng isang tao. At syempre, napakalaking bagay din po ang dehydration. Bakit po? Kasi kung isang tao ay dehydrated, ang kanyang mga neurotransmitters, yung mga feel-good hormone like serotonin at yung mga dopamine na yan, itong mga ito hindi po masyado natitrigger. Dahilan kung bakit ang tendency ng mga tao ay maging depressed. Oh, diba? Anariyan na yung nagkakaroon ng mga panic attacks, nagkakaroon ng matinding anxiety. At isa pa sa talagang well-visited, ano? Well-viewed na YouTube account natin, sa YouTube account natin, ay yung pagpapaliwanag ni Dr. Ren Paragas sa MRI facility, yung kanyang naging tour mismo sa MRI facility sa Great Salt Lake sa Utah. Ano, sa kanya pong pagbisita sa Great Salt Lake, sa facilities ng MRI, at kung paano po minamanufacture ng Mineral Resources International ang ating Ionique Mineral Drops. Ito po yung talagang video na talagang nais ko at lagi kong po sinasabi sa inyo, panoorin nyo para po makita nyo kung bakit sinasabi natin na ang MRI ang nag-iisa at ang may integrity, may capacity at talaga namang mayroong history ng pag-promote at pag-manufacture ng food supplement minerals sa buong mundo. 50 years na po sila sa world market. Ayan, syempre pwede pong mag-text sa programa sa number na 0917-770-7925 at sa 0999-788-7512. O yan po ating mga text line. Syempre i-add din na kami sa Facebook account. O dyan naman po ay mga inspiration ang inyong mapapanood na, ang inyong makikita dyan sa ating social media account na yan. Ang makikita nyo dyan yung mga inspiration, mga promo, at mga testimonial sa mga taong natulungan na ng ating concept. Ayan, para mabawas-bawasan ng depresyon. Bueno mga kaibigan, narito na ating WhatsApp Water Docs segment kung saan tatalakayin po ng ating medical director ang importansya ng magnesium para po sa ating muscles o dun po sa mga physically active at sa mga laging laman ng mga Zumba, laging laman ng mga aerobics at gym. O, eto po ang pagpapaliwanag ni Doc Ren para po magkaroon ng mas magandang epekto sa inyong katawan ang inyo pong ginagawang physical activities. Ano ba ang maitutulong ng magnesium supplementation, lalo na ng Ionique Mineral Drops para sa inyo? Narito po ang aking naging pakikipagpanayam kay Dr. Ren Paragas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang palatuntunang tubig at mga mineral at patuloy po tayo sa pagtalakay sa mineral na magnesium at kung ano-ano ang mga nagagawa nito sa ating katawan. Kahapon, ating pumbinigan din ang epekto mineral deficiency ng magnesium sa balat, sa buhok at sa iba pang bahagi ng katawan. Ipagpapatuloy po natin ngayon. At narito po si Doc Ren Paragas para pagpatuloy ang pagpapaliwanag hinggil dito. Doc, magandang araw po. Magandang araw ulit sa iyo, Ma'am Angie. So, tulad ng na-discuss natin mga previous episodes tungkol kung ano nagagawa ng magnesium, itong araw na ito, i-discuss natin kung ano nagagawa naman ng magnesium sa muscle function. Pagdating muscle function, dalawang minerals ang involved dyan. Ang una is yung calcium. Ang ginagawa ng calcium, it helps contract the muscle.
Ang isang element naman na kailangan dito ay yung magnesium. Ang magnesium po kasi, siya yung nagbibigay ng relaxation ng muscle. Kaya kung kayo ay maraming calcium at kulang sa magnesium, ang muscle nyo po ay laging maninigas, leading to cases like cramps, spasms, tics. Ito po yung involuntary contraction ng mga muscle. Ngayon, despite being a muscle relaxant, ang magnesium, siya naman ay nagbibigay ng mas maraming energy. Because ang magnesium po ay kailangan dun sa production ng ATP na siya po yung energy source ng ating cells. At ang isa pang maganda dito sa magnesium is ang energy natin, okay, sinusunog niya na mas maayos para yung fuel ay used in a more efficient way. At ang maganda pa dito, kahit na nagko-contract yung muscle, yung lactic acid production ay hindi marami. Ang lactic acid kasi, siya yung nagbibigay ng yung tinatawag natin na fatigue factor pag tayo ay nag-exercise. Diba usually, mapapansin ang taong nag-exercise. After yung exercise, makikita mo yung kinabukasan, diba? Parang hindi siya makabangon dahil sa tindi ng sakit ng kanyang muscles. Pero ang ginagawa po ng magnesium is, number one, it reduces the production of yung lactic acid and yet it facilitates yung elimination of lactic acid sa muscles. Kaya sa mga physically active individuals, hindi nila mararamdaman yung pagod at saka kirot ng muscle contraction. Kaya pala, Doc, napakalaking tulong nito sa mga athletic people, mga sports related, yung kanilang ginagawa ng mga tao dahil doon sa maitutulong niya sa lalo na sa ating mga muscles. Kaya ibig sabihin, hindi na kailangan, Doc, yung mga energy drinks at magbibigay sa kanila ng pampalakas. Hindi lang yung energy sports drinks ang kailangan nila. Another thing kasi, when you talk of athletes, ito yung magbibigay ng better performance sa mga atleta. Kahit ikaw yung pinakamagaling na atleta, kung ikaw ay laging nakakramps, di ba? Hindi ka rin makapaglaro. So, what is the use of being a good athlete kung lagi ka lang nakakramps? And ito pa, to note, Ma'am Angie, maraming atleta na namamatay during the game. There have been several athletes na they have been reported na namamatay during the game. And it is because of magnesium deficiency. I believe yung, kung kilala nyo si Samboy Lim? Yes, Doc. Di ba? I think he's one of those victims. Opo. Oo, na magnesium deficiency. Okay. Kaya sa mga athletic dyan, mahilig mag-exercise, mga gymnastics, ayan po, malaki may tutulong na Ionic CMD sa inyo. At sa iba pong mga health conditions, Doc Ren. Another condition wherein na magnesium helps is pagdating dun sa ating bone structure. Study shows that pagdating sa osteoporosis, sabi nila that with low magnesium, ang mangyayari is yung calcium ay aalis doon sa buto para pumuntap doon sa tissues. Because ang mangyayari, ang magnesium ang tumutulong doon sa calcium na ma-absorb doon sa buto. And yung ratio na pinag-uusapan po natin dito is dapat one part of calcium to one part of magnesium and at most, it must be two parts of calcium to one part of magnesium. Ngayon, kaya ako hindi ko nire-recommend na inom lang kayo ng gatas without intake of magnesium supplement because ang cow's milk, ang ratio ng calcium at saka magnesium is on a 10:1 basis. Sa isang basong gatas, meron yan 300 milligrams of calcium and only 30 milligrams of magnesium. And therefore, yung 270 milligrams or more of yung calcium mo would just go elsewhere. And that may cause yung condition known as calcification. So, maaaring titigas ang inyong mga muscles, pwede magkaroon ng katarata, pwede mag-form kayo ng kidney stones, etc. So, for you to have a good bone structure at kung kayo umiinom ng gatas, dapat you must also supplement yourself with adequate amount of magnesium. So, mali pala, Doc, yung madalas nakikita nating mga advertisement na sinasabing ang kailangan lang for bones is calcium. Kailangan balansin silang dalawa. At dapat balansin
yung kanilang dalawa. Dapat ang ratio nila is calcium magnesium 1:1 or 2:1 ang kanilang ratio. Ayun. So dapat po sana naintindihan po ng ating mga tagapakinig. At ito pa Ma'am Angie, napakahalaga po yung magnesium sa pagkatibay ng ngipin natin. Studies have shown that yung bone natin is 1% magnesium, ang teeth is about 1.5 magnesium. Ngayon, yung task ng elepante na pinagkukuha ng ivory is about 2% magnesium. At yung mga ngipin ng mga carnivorous animals, di ba? Ang mga carnivorous animals kasi, kailangan matibay ang ngipin nila kasi they have to crush yung bones ng kanilang mga prey, di ba? Para makain nila. That's about 5% magnesium ang composition ng kanilang ngipin. So, sabi din ni Dr. Caroline din that for you to have strong teeth and avoid tooth decay, kailangan mo rin ng sapat na daming magnesium. Na yun, eto na naman, isa pang hindi lang pala fluoride, hindi lang calcium ang dapat maano sa ngipin para maging matatag. Actually, malaki ang role pa rin ng magnesium. Marami talaga tayong natututunan, mga kaibigan, sa pagtalakay ngayon ni Doc Ren Paragas. To add doon sa nabanggit mo fluoride, Ma'am Angie, actually, maraming studies na nagsasabi ang fluoride hindi nakakatulong sa pagtibay ng ngipin. When in fact, there are more studies that show toxicity of fluoride would even destroy and weaken the teeth. So, ang bigyan nyo na mas mahalaga ay yung magnesium kaysa sa fluoride. Anako, napaka-controversial na mga pahayag mo na yan, Doc Ren. Kaya naman po mga kaibigan, tutok pa rin po kayo kasi mas marami pa po tayong tatalakayin sa mga susunod na araw sa pagtalakay po natin ng miracle mineral na magnesium. Ayan ang ating pong topic. O kaya doon sa mga mahilig mag-exercise, ang tip natin dyan kung pupunta kayo sa gym, ano? Every 30 minutes of your pag-exercise, merong katapat siya na isang basong tubig for every 30 minutes. At ito naman, ako lagi kong nagagawa, pinakamadalas na nagagawa ko at napaka the best talaga nito. Proven ko na, pag pupunta ka sa gym, pag dalawang oras ka, may baong kang isang litrong tubig. Diba? Mayroon kang isang litrong tubig, that's equivalent to 4 glasses, lagyan mo ng 30 drops. At yung 30 drops na ito, ang napakagandang epekto nito, after the exercise, wala kang mararamdaman na fatigue factor. Walang body pains, ano? Walang nangihina ka. Tuloy-tuloy ang iyong energy. Okay, tuloy-tuloy kung may trabaho ka pa, may ganun pang gagawin, iyan ang napakaganda. Mas lalo kang gaganahan na magsagawa ng mga physical activities. Bueno, sa ating Don't Panic, it's Ionique. Ano ba po ang tinatawag nating best form ng magnesium at worst form? Sa dami po ng mga magnesium supplement na lumalabas ngayon, dapat maging maingat tayo. Siguraduhin natin na safe yung magnesium supplement na ating pong kukunin. So unahin natin yung best form, ang magnesium citrate. Ito po ang pinaka-popular na magnesium supplement dahilan sa ito unang-una, siya po ay mura at mabilis na ma-absorb. At ang citric acid is mild laxative. So ang function nito sa mga taong may constipation ay malaki po ang naitutulong. Ito rin po ay magandang choice para po sa mga taong may sakit sa rectal at colon problems. At ito po ay suitable lang para doon sa mga... Pero ito po ay hindi suitable para doon sa mga taong madalas nagkakaroon ng loose bowel movement. So yan po yung magnesium citrate. So titingnan yung mabuti kung anong klase po ng form ng magnesium ang inyo pong binibili. Ito pa, ang magnesium taurate, best choice for people with cardiovascular disease o cardiovascular issues. Ito po ay... kilala na nakakapag-prevent ng arrhythmias at nakakapigil din sa pagkakaroon ng damage ng puso sa panahon ng heart attack. Ang magnesium taurate din ay mabilis na ma-absorb at wala pong laxative properties. Ang magnesium malleate naman is a fantastic choice para po sa mga tao na merong fatigue. Lalo na po ang malic acid is napaka-importanteng component ng enzyme na nagiging dahilan para po mabuo yung tinatawag nating ATP. Ano po yung main source ng ating energy? Ito ay nakakatulong sa ATP synthesis at energy production. Ang magnesium malleate din ay nakakatulong at highly soluble
Kaya dahilan po sa ito ay nasa ionic bonds ng magnesium at malic acid, mabilis po siyang napakikinabangan ng ating katawan. Pagdating naman po sa iba pa ang magnesium glycinate, ito po ang one of the most bioavailable and absorbable form of magnesium, the least likely to induce diarrhea, and safest option for correcting a long-term deficiency. So ito po yung magnesium glycinate. Ang isa pa, dito pa tayo sa best form, magnesium carbonate. Ano? Bioavailable form turns into magnesium chloride when it mixes with the hydrochloric acid in the stomach. Good choice for indigestion acid reflux since it contains antacid properties. Ito po yung mga best form. Doon naman tayo sa worst form ng magnesium. Itong magnesium oxide. So, titingnan yung maigi ha. Magnesium oxide is most common form of magnesium sold in pharmacies. Non-chelated, possesses a poor absorption rate compared to those listed above. Ang magnesium sulfate naman, also called Epsom salt, is a fantastic constipation aid. Pero, unsafe source since overdosing on it is easy. O, mabilis po siya makapag pa-overdose. Ang magnesium glutamate at magnesium aspartate, avoid these two forms completely. Okay, kung makita nyo na yung salita na yun, wag na po. Glutamic acid at aspartic acid are components of the dangerous artificial sweetener aspartame. Become neurotoxic when unbound to other amino acids. So, nagiging toxic po siya mismo sa ating utak. So, maging maingat. Ano po, ang ating magnesium sa Ionique Mineral Drops is magnesium chloride. Nakakasiguro po kayo na ito po ay safe at ito'y balance sa lahat ng mga minerals na nasa bawat patak ng Ionique Mineral Drops. Bueno, para po sa mga karagdagang pangkaalaman, bisitahin lang po ang aming mga tanggapan. Sa iba't ibang panig ng bansa, ang ating main office ay nasa Unit 5B, 3rd floor. RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City, sa Camarines Sur. Sa NCR naman ay nasa Unit 2012, 2nd level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Sa Cebu, ang address ay nasa ground floor, DG3 Building, 72N Iscario Street, Capital Site, Cebu. At sa Davao, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bajada, Davao City. Maaari din po kayong mag-text sa amin o mag-chat para po ma-refer namin kayo sa pinakamalapit na Ionique Minerals Outlets and Distribution Centers sa iba't ibang panig ng bansa. Gayun din, may refer namin kayo sa mga wellness consultant at managers na pwede pong makatulong sa inyo para po maituro ang tamang paggamit ng ating Ionique Mineral Drops at ang tamang bilang ng pag-inom ng tubig gamit naman po ang ating concept ng tubig at mga mineral. Kaya naman sa mga kababayan natin, huwag pong kakalimutang isave na sa inyong mga cellphone ang ating mga numbers na ina-announce sa programa. Ito po ang palatuntunan ng tubig at mga mineral. Kumusta po sa mga kababayan natin? Malapit na ang Pasko. Handa ka na ba? Ako, hindi pa. Well, mga kaibigan, narito na po ang ating testimonial. At pakinggan natin ang kwento ng isang CPA na dating problema ang kanyang leg cramps at ang kanya pong tatay na matagal na nagtiis sa kanyang high blood at ganun din sa kanyang prostate problem. Alamin natin ang naging karanasan at ang naging encounter nitong si Ms. May Anti sa ating concept ng tubig at mga mineral. Hello! Good day to everyone. Ako po si May Anti, 52 years old, single. Ako po yung naging auditor before for 4 years sa isang auditing company. And then after that, ako yung nasa family business po namin for about 20 years. Ngayon naman, ginagawa ko ay tumutulong sa seminars na kinakonduct po ni Brother Bo. Ako rin po ay advocate ng health, lalong-lalo nung makilala ko ang Ionique CMD. Ito po yung ginagawa ko. Nakilala ko po ang Ionique CMD November 2018. Kasi yung isang friend namin sa community, si Ate Vita, pagkatapos ng isang seminar namin noong November,
Sabi niya sa kaibigan ko si Maris, "Maris, kailan pumunta ka kay Doc Paragas? Kasi once a month lang siya dito sa Manila. Yung sakit mo sa paa mo na nahihirapan kang lumakad, ito na yung magiging kasagutan sa napakaraming taon na ginagamot mo yan. For about 9 years na yung condition na deep vein thrombosis. At hirap na hirap siya every time na lumalakad siya. Talagang in pain siya. At kapag bumagsak na yung dugo niya pababa, hirap na hirap na umakyat ulit. Kaya nagkakaroon ng bukol na namumuo yung dugo. So for many years, nagtry na siya ng napakaraming pwedeng gamutin, no? Pero wala talagang nakakagamot dito. Lagi siyang in pain. Kailangan niya na ng medicated stockings. Yun yung dahilan kaya na-introduce po kami sa Ionique CMD. Kaya kinabukasan mismo after nung seminar na yun, umaten talaga kami. Pinuntahan namin, nandun kami nung linggong yon. Habang nakikinig kami, sabi ko, it makes sense. Kasi ako po yung taong hindi mahilig uminom ng gamot. Yung kaibigan ko, kahit anong gamot, basta lang mapagaling siya, gustong gusto niya yon. Pero ako, ever since ayoko uminom ng gamot. Bukod sa alam kong synthetic, yun talagang allergic talaga ako sa gamot. And then nung marinig namin yung seminar na yon ni Dr. Ren Paraga, sabi ko, ang ganda, simple. Parang ang bilis kong tanggapin, simpleng solusyon sa napakaraming sakit, tubig lang at mineral, laga. Mas gusto ko to kaysa kung ano-anong mga synthetic drugs ang kunin. Naisip ko rin, lagi ko rin po iniisip yung tatay ko. Kasi ang tatay ko, 82 years old na po ngayon, about 15 years or more than that, umiinom pa siya ng iba't ibang gamot para sa kanyang enlarged prostate, sa kanyang hypertension. Pero wala siyang magawa. Masipag uminom ng gamot yung tatay ko eh. Talagang nakaayos yun everyday, iinumin niya yun. Pagkatapos noon, nung araw na yon, talagang nag-purchase kami kaagad ng aming unang bottles. Ako na hindi mahilig uminom, bumili na rin ako. Sabi ko, gusto ko rin maging malusog, no? Makaiwas ng sakit. Alam niyo naman, pag golden ka na, minsan doon ko na rin unti-unti nararamdaman ng aray sa katawan. Kaya sabi ko, sige na rin, gusto ko rin mahalin ang sarili ko, bumili na rin ako. At nagsimula kaming sundin yung protocol na. And then, hindi ko napansin, after 3 days, bakit para akong nagka-diarrhea? Pero nakakatuwa yung diarrhea na yun, yung hindi masakit ang tiyan mong diarrhea. Basta malambot lang, na diretso lang. Parang kakaiba kasi ako, napansin ko for ilang years na, kahit mainom ako ng tubig, nagkakaroon ako ng constipation. Talagang may mga araw na wala, kahit anong pilit na, minamasahe ko na, ang hirap talaga akong dumumi. It bothers me. Sabi ko parang hindi normal ito. Pero sabi ko, ang ganda, ang galing. After just 3 days, ito yung naranasan ko. At ever since, tuloy-tuloy na yon. Yung minsan hindi ako dumumi, ito ngayon, araw-araw, 2, 3, 4, 5 beses pa minsan. Sabi ko, hindi kaya ako mas nasobrahan nito, no? Pero sabi ko, ang sarap ng pakiramdam. Hindi naman masakit ang tiyan. Pero parang ang pakiramdam ko, ang linis-linis, ang gaan-gaan na ng. Pagkatapos personally, naranasan ko rin, for the past around those days, talaga pag golden, maraming nangyayari eh. Lagi akong nagka-cramps yung paa ko. Every night or every day, pag nagsusot ako ng pants, minsan nagka-cramps na kaagad yung paa ko. Pero sabi ko, ever since that day, hindi na ako nagka-cramps. Sabi ko, amazing, kasi hindi ko alam paano i-cure yung cramps. Pero ayun, just by taking water, saka yung Ionique CMD, nawala yung constipation, nawala yung cramps ko. Tapos yung kaibigan ko, gumanda-ganda rin yung pakiramdam niya. Yung tatay ko naman ito, dahil sa pag may narinig akong maganda, gusto ko i-share sa maraming tao. Unang-una na yung tatay ko. Niyaya ko ang tatay ko, nakinig. Pero sabi ng tatay ko, "Biko pa, gagamit ka na ba?" Sabi niya, natatakot akong huwag inumin yung gamot ko. Baka, siguro 4 hanggang 5 gamot. Sabi kasi ng doktor, pag tinigil ko to, baka ma-stroke daw siya. Sabi ko sa tatay ko, pa hindi kita pipilitin. Saka mas maganda palagi ko na kapag ginamit mo to, talagang buong-buo yung loob mo na naniniwala ka sa konsepto. Ay, ang nangyari, nakakatuwa. Kasi just after a week, magnagkaroon ulit ng seminar si Doc. Kaya sabi ko, pa, makinig ka ulit. Sumama naman siya. Nakinig kami ulit. Pagkatapos ng seminar, sabi niya, sisimulan ko na. Sa pag-third day, tumaas daw yung blood pressure niya. Nung nakita niyang tumaas ang blood pressure, uminom ka agad siya ng gamot niyang traditional, yung kanyang synthetic drug. Sabi ko pa, sa susunod, pag tumaas, nakita mong tumaas, magpatak lang po kayo ng CMD at uminom po kayo ng tubig. Sabi niya, sige. So nangyari, mga sumunod na araw, tuwing tumaas yung kanyang blood pressure, papatakan niya lang ng CMD, sublingual,
tatlong patak at iinom siya ng Ionique CMD, after some time, nag-normalize na. All throughout the day, normal na po yung kanyang blood pressure. From time to time, kahit na tumataas, hindi na po siya nagpapanik. Dahil nga sa Ionique CMD, don't panic. Ganon. Simula nun, hindi na talaga siya uminom ng gamot niya. So talagang tinigil niya from day one, tinigil niya na lahat ng 4-5 gamot niya. At ang tinitake niya na lang ay ang tubig at ang Ionique CMD. Yan na rin po ang ginagamit ko. Ako na ayoko ng vitamins, ayoko uminom ng kahit anong gamot. Pero ito, aywan ko lang, there must be something. At nagpapasalamat ako na I believe it's God-given. Dinala kami rito ng Panginoon through our friends, si Ate Vita. So mga kaibigan, kung if you are sick and tired or being sick and tired, kung kayo ay katulad ko na allergic sa mga gamot, na ayaw masira ang ating liver or kidney sa pag-take ng synthetic drug, ito yung maganda. Para sa akin, pinakamagandang option po natin. Tubig at Ionique CMD lang para sa ating kalusugan, para sa kagalingan ng lahat ng ating karamdaman. Yan mga kaibigan, ang ating testimonial sa araw na ito. Si Miss Meanti, ano po ang ating kasamahan, isa na po sa mga wellness executive ng Verwon Rev Enterprise at siya po ay madalas na nagsasagawa ng mga libreng health seminar sa ating pong branch office sa Cubao. O, kaya kung gusto niyo po siyang makausap at makilala. Maraming salamat po sa inyong pagkinig sa programa, pero bago tayo magpaalam, narito muna ang ating word of wisdom for today. Sabi po ni KM Cassie sa libro o sa article na Stress Management, sabi niya, research has consistently shown that social stress is harmful to mental health. Ayan, kaya wag masyadong nagpapaka-stress sa post ng iba. Kung gusto mong lumigaya, gumawa ka rin ng sarili mong history. Ano, wag kang abag dito. Karamihan kasi ng mga na-stress sa post ng iba, dahilan po sa mga insecurities. Ayan. So, relax ka lang. Make your own history na maganda. Oy, bye-bye! Hanggang sa susunod na palatuntunan, sa susunod na presentasyon ng ating palatuntunang tubig at mga mineral, ako si Angie Dakis. Laging tatandaan sa Verwon Rev Enterprise at Ionique Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Verwon Rev Enterprise at Ionique Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral.